go again. Baka tayo abutin na ng ulan dito. Kailangan na natin magmadali. Hello, magic. 1, 2. What's up mga katamban, Water Tres again and welcome to my YouTube channel. And dito tayo ngayon sa may Nubali. Nubali ba to? Santa Rosa na pala ata ito eh. Galing kasi ako ng Silang. So bali, nire-review ko lang yung bago nating handlebar. Uwi na ako ngayon ng Kalamba para i-unbox yung in-order ko kay Lutgardo Magana na upuan. Kasi nga meron na akong bagong project ngayon na scrambler. So bali gagawin ko lang scrambler si Tres, no? Kasi copy racer yung type niya. Yun nga lang, yung gulong niya ay dual sport. Kaya naisip ko gawin na lang natin siyang scrambler. Isa pa sa maganda dito sa handlebar na to, napakadali niya iliko-liko. Hindi kagaya dati ng stock na ang hirap niya iliko. Napakahirap niya talaga. Kasi nakatuon yung mga kamay mo. So sobrang tigas niya. Tapos masakit din sa likod yung stock na handlebar natin. Kasi clip on yun eh. So ang ginawa ko, kumuha ako ng handlebar kay Tito Ray Mark. Kung gusto nyo nga pala ng mga vintage na parts, I recommend na punta nyo lang isa sa ano, Binyan, sa may Olivares out. O kaya i-PM nyo na lang isa sa Facebook, sa Ria Mission. Alam ko nagpapa JRS din sila eh, na COD. Kung malayo man kayo dun sa lugar na yon. Sobrang tuwa ko kasi hindi na ganun kahirap bumiyahe. Parang chill ride na lang, yung chill ride na talaga oh. Kasi dun sa stock, medyo mahirap talaga eh. Nakakapagod ang biyahe. Masakit sa likod. Yun, bali kapag ka nga pala nagpalit kayo ng ano, ng handlebar, magpapalit din kayo ng clutch cable tsaka ng brake cable, mga cable hose, para sakto dun sa ano, kasi hindi aabot kung stock yung gagamitin. Sa mga viewers out there ko dyan, shout out! What's up mga katambike? At ngayon ay nakauwi na tayo, galing tayo ng Cavite Silang. At diba sinabi ko sa inyo na mag-unbox tayo ng upuan para sa ating gagawing project na scrambler. So ito na siya mga katambike. Ito ay galing kay Lutgardo Magana. Shout out kay Sir Lutgardo. Tara, samahan niyo na samahan niyo ako i-unbox 'to, no. Ito na. Oh shit, nakita ko na. Napakaganda. Holy moly. This is so cool. Ta-da! Wala na. So, meron siyang mga bubble, tawag ba dito, yung pinuputok-putok ko ng bata. Para hindi siya ganun masira sa biyahe. Ito na, ito na, ito na guys. Malambot siya. Tapos leather talaga yung ginamit ata dito. Yeah.
amoy, alam niyo yung amoy ibang bansa. Ganun amoy na, amoy ako hindi mali. So guys, ito na siya. So ayan, nakatambay. Ito yung itsura niya. Sobrang solid yung pagkaka-stitch niya dyan. Tsaka sobrang lambot. Tapos meron pang ganito. Ang ganda nito. Pwede mo tong ipitan ng kung ano-anong bagay eh. Kasi nga, walang lagayan yung ano natin, di ba? Yung motor natin. Nice to nice. Napakaganda ng upuan. Tapos, itong ginagusto ko dyan. Itong ganda niya. Hindi siya yung, di ba yung makapansin yun sa mga ibang upuan? Mga in-stapler lang. Ito parang solid talaga yung kinabit dito eh. Ang nagugulo na ko, itong bakal na to. Baka dito yung sinasabi nilang tawag din, tawag dito, yung plug and play. Hindi ko alam kung saan ito ikakabit. Bahala na mamaya, tignan na lang natin. Tapos ito, ano ba ito? Hindi siya ano eh. Ewan ko kung ano, fiber ata ito. Hindi ko alam po, hindi siya kahoy. Kasi like doon sa mga ibang upuan, kahoy siya. Eh alam niya naman yung kahoy pag nababasa, yung plywood. Mabilis, ano yun, marupok. Sobrang lambot guys. Tutuwa na yung OBR ko nito. So yun, salamat Kuya Gardo sa napakaganda mong upuan. Sulit na sulit ang binayad ko sa kanya, no? Sa halagang 2,400. Ay sa magpayubin pa tayo. Ang halaga ay 3,000. Eh, ang gusto ko kasi scrambler type talaga. So, need ko na ito. So, yun. Samahan nyo ako. Ikabit natin ito, no? Kukunin ko lang yung mata. Nakita natin. Kakahanap natin, nandito lang pala yun. So yun, start na natin simulan, no? Guys, hindi ko makalas yung upuan. Bilog na kasi yung nut eh. Ano ang gagawin ko? Ayaw gumana ng gis ko. Yung pre-tools. Ayaw din gumana ng plies, ng katala. Wala na ako ibang tools kundi yun lang. Tapos bilog na yung tornillo. Paano ang gagawin ko kalas eh? Hingin muna ako ng tulong eh. Yun, nakabit na natin yung upuan. Hindi ko napagpatuloy yung video ko kahapon kasi nga, ang nangyari, wala akong tools pa kasi nabilog natin yung ano. Thanks na lang dun sa kapitbahay na nagpairan ng tools na para makabit yung upuan, no. So yun, nakabit ko na siya. At hindi ko nga na-videoan kasi nga, gabi na yun, may madilim na, hindi nyo na rin makikita. So bibigyan ko na lang kayo ng montage. Sa mga hindi pala nakakalam, bali ito yung itsura niya dati. Tapos yun, eto na siya ngayon. Yun guys, andito kami sa Victoria, papunta kami ng Baywalk. At abangan nyo yung montage si Tres, ang ating project ng Scrambler. Oh, malapit na kami. Medyo konting hassle to. Yan. Ay si parang RJ, habulin natin. Gamit ang ating Honda Click 1000. Charot. Yan guys, kung makikita nyo. Nakikita nyo? Oh, ayan. Nakikita ko rin.
titignan nyo yung, yan yung pagdadrive ni RJ, napaka-relax. Relax na relax. Bukod sa pinalitan niya yun yung handlebar niya, napaka ano, smooth patakbuhin. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe kayo, Moto 3. Yan. Balang araw, sisikat din yan. Nasaan na si RJ? Nahuli. Abay, nahuli. 250cc, naiwan sa 125. Aba! Eh, hindi ka naman nakalain eh. Minsan kasi natakbo sa akin ng 1000cc. Ayun. Maririnig nyo no, ang pangit ang takbo ng ano ko. Tunog. Parang yun ang helicopter. Dugudugudugudugudug. Binasa ko kasi yung air filter. So ayun guys, medyo napapaisip na rin ako kasi for almost 1 year na gamit ko tong Honda Click automatic. Medyo parang nagugusto ko na gumamit ng D-clutch gaya nung kay RJ. Here you go! Banking. Charot. Ayan guys, bago tayo pumasok, makikirinig niyo yung tugtog na Beautiful Scars. Perfect na perfect para dito sa area na to. Ano kaya makain mamaya? Dadaanan ka din. Gaya namin, yan ang tapangan mo. Hindi, wow. Yan. Napaka sige, pambakal ng daloy ng trapiko. Yan o, may mga tinda-tinda rin dito. Pwede talaga. Kasi ating walang face mask. Ay, nako. Mga tao dito, mga walang face mask. Ayan o. Ay, ganda mo pa naman. Sayang. Kailangan pa rin natin sundin dapat yung health protocol para din naman sa atin yun eh. Ayan na, marikinig Beautiful Scars. I'm gonna fight the queen of England. And I'm in the morning and I'm in the but I wanna change it now when we start. I'm gonna hide these beautiful scars. And I'm gonna hand it to me, God. And I'm gonna need them and I need them. But I wanna change it back when we start. I'm gonna hide these beautiful scars. Ayun lang, hindi ako sure kung makaipapasok yung sasakyan. No, iwas tayo bago linis ang mga motor natin. Yung, so yung, konting basa. Yung, here you go, ayun na. Yan. Punta na po kayo dito sa Aplaya, Calamba, Laguna. Napakaganda po, best experience. Yan, yun yung kung nakikita nyo sa ano, ayan yung Wonder Island. Yun, yung may isla dun, yung Wonder Island yun. Hindi ko alam kung bakit tinawag na Wonder Island. Siguro nakabukod. Tapos yung siguro yung panay resort. Ayan, daming tao. Ingat dun. Kaway ka! Shout out! Grabe, Balong, malilibre ka na ngayon. Balong ah! Ilan yan? Dalawa tayo. Oo! Naliliwago ako sa'yo, Balong! Wow naman! Wow! Wow! Siyempre eh! Ngayon naman tayo nakita eh! Ay! Siyete na pala kaya.
May check, may check. 1, 2, okay na. So yun po, no, andito na tayo sa Baywalk, kung saan parang kakaiba ang panahon dahil may paparating na bagyo. Bibigyan ko lang kayo ng isang malupit na montage para lang malaman nyo at makita nyo kung ano na bang itsura kapag ginawa natin scrambler ang Cafe Racer, no, na Rusty Classic 250. So eto na po siya, mga guys. Isa pa ito. Dito na lang yung video natin at may paparating na bagyo at lagi natin isipin na ating kaligtasan at keep safe our priority, no? So pauwi na kami, maraming salamat, like, share and subscribe, ride safe.